Hina! Lakasan mo! Ito to, nabla bro. Yan nabla, sige nabla. Nag-hold bars ka na. Lakas! Wala! Yan mga taga Urcc dyan ha. Lahat ng mga fighter, kayang-kaya namin kayo. Kaya! Ready ka na, Jo? Ibayan mo lobo, Jo! Sige! Sige! Matatanggal tong bagang mo! Aral! Pa! Hindi pa, saglit lang. Eto na. Alright. Ayan. Yeah! Di balusan mo ko. Kay katana. Action! Hina! Lakasan mo! Lakas! Isa pa! Kahit sino sa inyo, kaya kong labanan, kaya namin labanan! Lakasan mo pa! Hina! Lakasan mo! Ito to, nabla bro, yan nabla, sige nabla! Nag-hold bars ka na. Lakas! Wala! Yan mga taga Urcc dyan ha. Lahat ng mga fighter, kayang-kaya namin kayo. Kayang-kaya namin kayo sa slapping contest. Nakahanda lang kami. Yun. So nakita niyo mga kabakal yung ginawa nilang slapping. So far ako nag-enjoy ako doon. Pero ano nga ba yung rules dito? Ano ang proper rules sa slapping contest? Paano nga ba sumampal? Paano nga ba yung tama paraan? Okay, so share ko po sa inyo yung mga details na alam ko dito. At the same time, share ko sa inyo mamaya yung video na galing sa power slap. At doon po pinapaliwanag yung rules ng slapping contest. So sa slapping contest po kasi, kailangan straight yung katawan natin, square yung shoulder natin, so bawal tayong gumalaw kapag tayo sasampalin. At ang pinakamahalaga po dito mga kabakal ay itong buong kamay natin kailangan po lumapat. Okay? Eh, hindi kasama to. Ito, mula dito hanggang dyan, kailangan lumapat. Hindi pwedeng ito lang. Okay? Hindi pwedeng itong mga daliri lang ang lalapat. Kailangan pati ito. Except dito sa baba. So kung isipin nyo, yan. Pataas, yan yung dapat tumama ko. Pag tatama yan mga kabakal, aabot po sa tenga. So kung makikita nyo, yung ginawa nila sampal, pisngi lang, dito lang tumatama sa pisngi, hindi umaabot dito. So kailangan po buo, buo yan. So ang mangyari po nyan, kung ito po, kasampalin ako lang ganito, itong hinlalaki, kailangan kasi naka, hindi naman sobrang close, di ba? Hindi naman sobrang buka. So kailangan lang ito, parang ganito. Itong hinlalaki na tama dito sa may bandang ilalim ng mata. At tama sa pisngi. At tama dito sa chin pero hindi sa baba ng chin. Ibig sabihin, tatama sa dito. Ito yung chin natin eh. Yan. At tama dyan sa chin pero hindi sa baba. Okay? Tapos pag sumampal ka, hindi pwedeng sobra. Hindi pwedeng dito. Kailangan ito, ito hindi tatama sa mukha. So ito lang. So yun yung pagkakaalam ko. So share ko po sa inyo mga kabakal yung video ng power slap at dito po pinapaliwanag yung rules kung paano ito gawin ng tama at para mas maintindihan ninyo yung
rules dito. Pero, based po sa pagkaka-advise ni Chief Alvin Aguilar, maaring meron itong twist. Pero ito po yung pinaka-basic na rules ng slap competition dito sa URCC. So mga kabakal, ito po, panoorin natin. That's your measure. Ooh. He moved his head before even the second slap. And he still landed clean. Flinching! Blue! With any new sport, you have to have rules. Here's how the rules for power slap are going to work. A coin toss before every fight determines who slaps first, and there's a maximum 3 rounds in a fight. In each round, the fighter will deliver an open hand slap to the opponent's face. At the start of the round, the striker has 30 seconds to deliver the slap. When slapped, you have 30 seconds to recover and get back into fight position. It's the ultimate test of toughness. During the fight, both fighters have to stand in their zone with their feet parallel to each other. The defender has to keep their shoulders square, chin up, and both hands behind their back. The striker has rules too. Their feet have to stay in their zone and always touch the floor. Before the strike, they have to tell the ref which hand they're going to use and how many warm-ups they'll do, which are wind-ups. Red has chosen right two. Right two. A legal slap is flat, open-handed shot to the side of the face, on the cheek, below the eye, but above the chin. Foul, clubbing. You can't lead with the palm of your hand either. The entire hand must land at the same time. Flinching. The defender can't flinch. Raise their shoulder or tuck their chin. That's a warning. Penalties range from warnings. Red, minus one. To point deductions, to disqualifications. By unanimous decision. If a match goes 3 rounds, the judges will render a decision based on typical boxing or MMA point systems. So yun mga kabakal, nakita ninyo yung mga rules ng slap competition or ng slap dito po sa slapping contest dito sa URCC. So yun yung gagamitin natin na basic na rules dito sa slapping contest. Pero syempre, meron daw itong twist. Hindi ko alam kung ano yung ilalagay ni Chief Alvin Aguilar ng ating boss sa slapping contest. So apat na vloggers ang ating ilalagay. So maganda po rito ay isasabay po natin ito sa event sa April 25. So kaya po, kung kayo ay manunood ng mga laban, ng mga pro fighter na lalaban sa April 25, na andyan po si Arvin Chanasintado at si Mariano Jones, at kayo ay gustong manood ng 3 versus 3 ng Vloggers Edition po, bumili na po kayo ng ticket kasi meron pong bonus yan na apat na vloggers ang maglalaro ng slapping contest competition mga kabakal. So apat po yan. So yun po, isipin ninyo, bonus po yan. Ang dami nyo mapapanood. May mga pro fighter, meron tayong Arvin Chan and Mariano Jones, meron tayong 3 versus 3 vloggers, at meron tayong slapping competition. At pag ngayon po kayo bumili mga kabakal ng mga pay-per-view or ng ticket, discounted po yan. Napakalaki ng discount. Nasa baba po yung link natin. I-click nyo lang po yan para maka-avail na kayo kagad ng advance ticket and pay-per-view. At mayroon din po tayo mga membership dyan para po maka-discount po kayo. So ano ang inyong opinion mga kabakal? Kayo ba excited? Ano ang inyong opinion, suggestion sa ating slapping contest? Meron ba kayong ibang suggestion na twist sa ating slapping contest para ma-share ko naman kay Chief Alvin Aguilar? I-comment yun down below para malaman natin at makarating sa kanila. Hanggang sa muli, ang inyong likod, Captain Barbell. Maraming salamat sa inyo. Salamat sa iyo. Salamat po.